Pag hindi ba ipinagkaloob sa iyo ni Jesus ang iyong hinihingi? To be honest, hindi ko naman po maririnig ang sasabihin ninyo, pero itatanong ko po kayo, ano po? Well, if you wish to put it in the comment section below, maganda. Pero ito, usapang matino. To be honest, dumarating po ba sa buhay ninyo? I'm talking to you Christians, born again Christians, okay? Kapag kami hiningi ka kay Jesus, pagkatapos hindi ito nangyari, nagtatampo po ba kayo sa Kanya? Dumarating po ba yung pagtatampo? Honest po ako, yes. Sometimes. Pero I'm proud to say na matagal na po yun. Kasi sa paglipas ng panahon, I know Jesus is in control. Meron po mga pangyayari po kasi sa aking buhay na may mga hiniling ako sa Panginoong Hesukristo na na-realize ko na kapag ka ito ay kanyang ipinagkaloob noon-noon, maaring hindi ganito kaganda ang buhay ko. Well, don't get me wrong. Ang magandang buhay na sinasabi ko ay, I am now a preacher of grace of the Lord Jesus Christ. Kasi maaring nag-iba ang direksyon ng aking buhay kapag kayong hinihiling ko ay kanyang ipinagkaloob nung bata pa ako. Hindi po ba? So that thing is not really meant for me. Eh di po ba? Yung hinihiling kong yan, isa lang. Pero pagkatapos, ang dami niyang ginawa sa buhay ko, ang dami kong bansang napuntahan, nakapag, you know, nakapag-share ng good news, ang daming ginawa ng Panginoong Jesus. Higit pa doon sa hinihingi ko. Kaya siguro ang pinaka-main verse natin ngayon, Ephesians 3:20, sa kanya na makagagawa ng higit pa sa pwede nating isipin o hilingin. Di po ba? Higit pa doon sa hinihiling mo. Okay, for instance, you're asking for a tricycle. Lord, bigyan mo naman po ako ng tricycle. Tapos, ang pinagkaloob sa iyo ni Jesus, kotse or van. Hindi mo alam eh, ganyan po nangyari sa buhay ko. That's why, doon sa mga Kristiyano na pinanghihinaan, ang pinakamatinding kalaban ng Kristiyano sa panahon ngayon ay yung pagtingin natin madalas sa paligid natin. Iba na po ang panahon ngayon. Aminin po natin yan. 10 years ago, kinukompare ko ngayon, ang layo. Lalo na nung 15 years ago, medyo bata pa kami noon, ibang-iba po ngayon ang mga kabataan kumpara ng kabataan namin dati. Ang daming pagbabago. So we tend, no, to sometimes frown our faces kung hindi na pagkaloob yung hinihiling natin. Parang nakita ko ang world ngayon, ang mundo po ngayon, punong-puno ng kompetisyon na hindi naman po kailangan maglalabas ng mga bagong gadgets. Kailangan meron din yung mga, especially mga Gen Z, ibang generation na po sila. Thankful po ko, millennial ako. Nung kami mga millennial ang bata, iba ang upbringings namin. Although may mga gadgets na rin po kami that time, but ibang-iba po ngayon. During that time ng panahon po namin, nagkaroon po ako ng iPhone 4, masaya na po ako eh. Di po ba? Pero this mga ngayon, sobra. Iba po yung dating, iba yung ways. Parang lagi na lang sila nagsasayaw sa kanilang mga reels. Di po ba? Iba-iba yung mga kabataan. Nag-iiba po talaga. So, para doon sa mga kabataan na nade-depress dahil wala silang bagong gadget, wala silang bagong ganito, well, ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo. Kasi, ako po ay naging bata rin dati. Pero, thankful po ako, yung kabataan ko, hindi katulad ng kabataan ngayon na sobrang higpit ng kompetisyon. Dala nga po ng makabagong panahon na ginagalawan po natin.
andito po ang social media. Pero gamitin natin ang platform na ito to praise Jesus. Instead na makipagtunggali tayo doon sa mga nakikita natin, magsasayaw yung isa gagawa din, gigiling-giling din, pero hindi natin alam, may kapakinabangan ba doon na makukuha? Di po ba? Tuwan-tuwa ako doon sa mga Gen Z na nakikita ko yung mga kanilang mga ways ay talagang gusto lang nila simpleng buhay. Marami po. Including me, gusto ko lang po talaga simpleng buhay. Simpleng buhay. Pag naiisip ko po yung mga nakaraang mga taon, nung bata pa po kami, gumagaan at, anong tawag dito? Lumuluwag ang aking paghinga. Kasi parang ang gaan ng buhay. Hindi po ba? Nung araw. Kaya huwag kayong magtatampo sa Panginoon kung kayo ay parang hindi na ipagkaloob. Pag hindi pinagkaloob sa inyo, meron siyang mas better na ipagkakaloob po sa inyo. Jesus knows everything. He knows best. He knows what's the best for each and every individual in the whole wide world. He's the creator of the universe. He's the creator of us all. Ibibigay niya lahat ng makabubuti sa atin. Hiling ka ng hiling, you always ask, but yung bang hinihiling mo makabubuti? Minsan akala natin pag humihiling tayo kay Jesus, Lord, mabuti sa akin to. Lord, mabuti sa akin yan. Pero ang totoo, alam ni Jesus na yung mga hinihiling natin minsan ay hindi naman kailangan. Hindi po ba? Kaya ibibigay ni Jesus yung the best para sa atin. Kasi pag binigay niya lahat ng kahilingan mo, maaring isa doon mapahamak ka. Lalo yung mga nagmamadaling mag-asawa, ng mga bata pa. Ito na ang kalooban ni Lord, ganyan-ganyan. Kaya nga po, may mga pastor ngayon na, mga pastor ng institutional churches, yung pinanggalingan ko pong church, ito pong sasabihin ko po sa inyo, yung pastor na yan, sabi niya, kalooban ni Lord sa iyo yun, kalooban ni Lord sa iyo yan. Pinagreto niya. Disaster ang marriage. Ang nakakaalam lang po ng will ni Lord sa buhay mo ay si Jesus at saka ikaw kung binulong niya sa iyo. Huwag mong iaasa sa iba. Kaya pag lumalapit tayo sa Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa kung ano yung ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Hindi mo pangungunahan si Jesucristo. Jesus knows best. He's the King of Kings and the Lord of Lords. He's the God of Gods, God Almighty. Tapos pangungunahan mo siya. He got the whole world in His hand. He's got the whole world in His hand. Kaya sabi ko, since ganun, He's got the whole world in His hand, pagkatiwala natin lahat sa Kanya. Huwag tayong magtatampo. Especially kung matagal ka ng Kristiyano, hindi rin maganda yung palatampo. Ano po? Lalo na sa Panginoon pa natin, Jesucristo. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Lord Jesus Christ. Again, uulitin ko po sa inyo. Hindi mo pa hinihiling, alam na ni Jesucristo, alam na ni Jesus kung ano yung makabubuting talaga nga naman sa atin. Huwag mo siyang pangunahan. He is God. Kaya ang gagawin lang natin ngayon, buksan natin ang ating mga puso at sabihin natin, Lord Jesus, let your most holy will be done sa buhay ko. Be the driver and the pilot of my life because I know you truly love me and you truly cares for me. Thank you, Jesus. Salamat po sa biyaya mo. Ganon. Sabihin natin yan sa Kanya lagi, araw-araw, pagising natin. Praise the name of Jesus. I know, Lord Jesus, you will lead me today. At asahan po ninyo, yan po ang gagawin niyang maghapon. Dala ng Kanyang pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa ating mga mananampalataya. Maraming pong salamat. And as always and forever, lagi nating itataas ang Kanyang pangalan because Jesus truly loves us all.